Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating E2Live, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang E2Live ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutuloy natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Hello, Grade 1 learners! Magandang hapon po at isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga mag-aaral, magulang na patuloy pong sumusubaybay sa ating E2Live session. Ako po si Tutor Sherry from SDO Bulacan na inyong makakasama upang itulay ang ating mga aralin sa Mathematics Grade 1. At syempre po, hindi po makukumpleto ang ating aralin kung hindi po natin makakasama ang ating matalino tutor, Tutor Arlene from SDO Laguna. Hello, Tutor Arlene! Hi! Hello, ang cute mo naman, Tutor Sherry! Sino ka dyan? Tutor Arlene, ako ngayon ang ating Little Red Riding Hood at ikaw naman po, nakakatuwa naman, Tutor Arlene. Sino ka nga ulit? Ayan, ako po si Pinocchio. Kilala nyo ba, kids, si Pinocchio? Okay, hello sa inyo, dear grade 1 learners, parents, and teachers. Welcome sa ating Math 1 online tutorial. Narito ang inyong tutor, Aileen, na magiging masaya ang ating talakayan ngayong hapon na ito, kids! Okay, Tutor Arlene at mga bata, inaanyayahan din namin kayo na panoorin ang ating E2Live TV, ang ating online tutorial tuwing araw ng Friday, 1 to 1:40 ng hapon. Siyempre, makakasama nyo ang inyong matsayahin at matalino tutors upang itulay ang ating mga aralin sa Mathematics Grade 1. Kaya anong hinihintay nyo, Grade 1 learners, ihanda na ang lapis at papel at ang ating self-learning modules. Kasi ngayon tayo ay nasa quarter 2, week 1 ng ating modules. Okay, Tutor Aileen, kamusta? Ayan, we are celebrating book month, ano? Kaya naman, kids, mamaya after our discussion, drop everything, get
get a book and read. Ayan, dapat mahalin natin ang pagbabasa. Dahil sa pagbabasa, malayo ang ating mararating at marami tayong matututuhan. Kaya naman, oras na kids para marami tayong maging ka-itulay classmates. I-share na ang ating video. Go, go, go! Go, go. Okay, Tutor Arlene, pagkakataon din po nating batiin ang ating mga grade 1 learners na siyang dumalo sa ating itulay session ngayon. Andito po si Stephanie Perez from Amadeo Elementary School and si Ma'am Abricia daw po ang kanyang advisor. At hello din po sa aking asawa, nanonood pala. Hello din! Hello, sir! Ayan. At si Fiona Alpeña del Rosario from Abangan Sur Elementary School. Hello, Fiona! Andyan din po si Carl Joaquin de la Cruz, isa sa ating duty of the week last quarter 4. Hello from Abangan Sur Elementary School. Ayan, pati naman natin si Trisha Joy Sacro Biluan. Grade 1 from watching and listening from Damang Malitao Elementary School. Hello sa iyo, anak. Hello sa iyo, Zekia Labugan. Ayan, lagyan niya ng heart react ang mga nakapag-share na. Pa-heart react nga po dyan. Or like sa mga nakapag-share na para marami tayong classmates. Ayan. Ayan, marami na pong nag-send ng kanilang heart react. Ibig sabihin, marami na pong nag-share ng ating session ngayong hapon. At, syempre, kids, kami ni Tutor Arlene ay nagpapasalamat dahil sa inyong partisipasyon nung nakaraang quarter 1 kasi kami ay nabigyan ng pagkakataong makilala. At syempre, nais din po namin kilalanin ang ating mga tutis of the week. Ayan, si Macho Christian Sabadon ng Magipaw Elementary School, Guagua, Pampanga. Tutor Arlene, sino ka? Ayan, si Prince, si Legal, grade 1, mapaminto. Ayan. At si Prince Edgamo from San Juan West Elementary School. Ayan po, grade 1 learners, thank you! Ayan, at tayo ay naparangalan, Tutor Sherry, para sa ating quarter 1, ano? Tayo ang one of the most creative tutor at contributor award ang ating grade 1. Kaya naman, thank you so much, dear learners, parents, and teachers na lagi nating kasama. Siyempre, salamat din sa ating direktor na matyagang nag-aasikaso po sa ating live session. Opo, Tutor Arlene, wala sila, wala rin tayo ngayon yes, dito sa ating itulay session. At okay, syempre, yung ating mga supervisor na palaging nakasuporta, no? Si Sir Luis Armina, hello po sa inyo at sa aming principal, Ma'am Zarina Rasco. Good afternoon po. Ayan naman, kids. Po, Tutor Arlene, ako din po, nais ko rin pong batiin ang aking PSDS, si Dr. Donald C. David, na talaga pong nakasuporta sa amin at sa akin bilang tutor. Yay! Kaya naman, kids, are you sure to listen at matuto ng bagong aralin? Tara, umpisahan na natin! Ayan po. Okay, ngayong pong hapon, mga grade 1 learners, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa illustrating addition as putting together or combining or joining sets. Ito po ay nakakaloob sa ating quarter 2, week 1. At salamat din po sa bumubuo ng ating ADM modules na ginagamit natin sa ating pagtuturo or pag-aaral ngayong hapon. Okay po? Siyempre, thank you din po sa Canva for Education dahil dyan po nang gagaling ang ginagamit namin ni Tutor Sherry ng mga illustrations at video clips. Thank you po, Canva for Education! Thank you po, Canva! Baka naman! Okay, next! Tutor Arlene, pagkatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahang makikita na ang pagsasama ng dalawang set ay nangangahulugang pagdaragdag o addition. At magkaroon ng malawak na kaalaman at kasiyahan sa paggawa ng mga nakatakdang gawain sa pagsasama ng mga sets at pagdaragdag ng mga bilang. Ayan, Tutor Arlene, kaya umpisahan na po natin. At eto mga kids, ha, kailangan nating makinig ng mabuti sa ating talakayan ngayong hapon.
Ayan, so kids, mamaya makikita uli natin si Tutor Sherry dahil siya ang magtatanong kung talagang naunawaan nyo ang mga aralin na aking i-discuss ngayong umaga, ngayong hapon na ito. Okay, ready na tayo? Ayan, para sa ating subukin mga bata, ayan, so let us play, mayroon tayo ditong tatlo at dalawa ay ilan kaya ito? Okay? Ayan, meron kayong 5 seconds to answer. Kung ang sagot mo ay, tingnan nga natin, A, 4 or B, 5. Kung ang sagot mo ay, letter B, mahusay, isa kang certified matalino learner. Ang galing! Para naman sa ikalawang bilang, tingnan ko nga, mayroon tayo ditong 3 at 1, ito ay, ilan kaya ito? Sige nga, ilagyan natin ang number ha para alam ko kung anong number yung inyong sinasagutan. So kanina sabi ni Prince, ni Mayet ay letter B. Okay, that is for number 1. Okay, for number 2 naman, ito ay ilan kaya ito? Okay, may nakikita na akong tamang sagot. Sabi ni Precious ay letter A. Sabi rin ni Amber, ayan. Sabi rin ni Sia, Kristen, Trisha, tama. Kung ang sagot mo ay A, mahusay. Isa kang certified matalino learner. Ibig sabihin talagang naunawaan ang ating aralin. Next number. Okay, tingnan natin ha. Okay, tingnan nyo to kids. Mayroon tayo dito. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat yan ay 6, no? 6 na abukado. Ilalagay natin yan sa kahon. Tingnan natin. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5 abukado. At may isa pa. 6 na avocado. Okay, nagkulang tayo ng isa dun kanina. Ang tawag natin dito ay set ng mga bagay. Okay? Isang set ng avocado. Mayroon tayo ditong kwento. Makinig mabuti sa aking kwento. Tayo ay magmat-kwentuhan. Ito si Alan. Parating na si Alan. Pumunta siya sa bahay ng kanyang Lolo Domeng. Ito naman ang kanyang Lolo Domeng na poging-pogi. Siya ay pumunta rito para tumulong sa pagdidilig ng mga pananim. Talaga namang napakamatulungin ni Alan. Kaya naman, sa tuwa ng kanyang Lolo Domeng, binigyan siya nito ng 2 papaya at 3 hinog na mangga. Okay, ayan ang kanyang binigay sa kanya ng kanyang Lolo Domeng. Alright, tingnan naman natin. Bilangin nga natin ang papaya. Mayroon siyang 2 papaya at 3 mangga. Ngayon naman, tanungin ko kayo kids kung talagang naunawaan nyo ang ating matkwentuhan. Unang katanungan, ano ang mga prutas na ibinigay ni Lolo Domeng kay Alan? Ano-ano nga ba ito? Sige nga, lagyan ng 1. Okay, para sa inyong sagot, ano-ano yon? Okay, tingnan nga natin. Okay, ano-ano yung binigay ni Lolo Domeng? Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, tingnan nga natin ang sagot. Okay, sabi ni Trisha ay mangga. Precious ay papaya at mangga. Tama, sabi ni Prince Edna mo ay mangga at papaya. Alright, next number. Ikalawang katanungan. Tingnan natin. Ayan, ano kayang susunod na tanong? Kung ikaw ang pamimiliin, kids, anong pagkain ang mas gusto mo upang manatili kang malakas at malusog? Ito ba ay prutas o candy? Sige nga, 5 seconds to answer. Ayan, lagyan na number 2. Anong iyong sagot? Anong pipiliin mo kaya? Candy ba o prutas? Kung ang sagot mo ay prutas, mahusay. Dahil ang prutas ay makapagbibigay sa atin ng lakas at malusog na pangangatawan. At alam nyo ba kids, pag mahilig kayo sa prutas, kagaya ng sabi ni Trisha, ni Amber, ni Sia, ni Stephanie, kikinis din ang ating kutis. Ibig sabihin, ikaw ay lalong gaganda. Ikatlong katanungan. O, lagyan na ng number 3 para sa ikatlong tanong. Isa kayong certified matalino learner talaga, kids. Okay, ikatlong katanungan. Ayan. Ano kaya ito? Ilan
Ayan, tingnan natin. Okay, katlong katanungan. Ayan, ilan ang papayang natanggap ni Alan? Tingnan nyo sa ating illustration sa taas. Ilan ang papayang natanggap niya? 5 seconds to answer. Go, go, go! Ayan, tingnan ko nga kung may nakasagot na dito sa ating chat box. Sabi ni Trisha ay... Ayan, sabi ni Amber ay 2. Okay, tama, 2 papaya. Mahusay mga bata. Tingnan nyo ang illustrations na ito sa ating next slide. Ayan, tingnan nyo kids ha. Isak talaga kayong certified matalino learner. Para sa ating next slide, tingnan nyo. Meron tayo ditong 2 papaya at 3 mangga ay ilan lahat nga mga prutas? Kagaya ng sagot nyo kanina ay 5. Ibig sabihin, ito ay ating pinagsama. 2 plus 3 equals 5. Okay, masdan nyo to mga bata. Ang at ay napalitan ng plus sign. Ayan. At ang ay naman ay napalitan ng equal sign. Tandaan natin, ang pagsasama ng mga bilang ay tinatawag nating addition. Ayan, ito ay pagsasama ng bilang. Ulit nga, sabihin nga sabay-sabay, lakasin nyo ha. Okay, addition, pagsasama ng mga bagay. Ginagamit ang plus upang maipakita ang 2 pinagsamang bilang o set, no? Ang at ay ginagamit upang ipagsama. Napapalitan ito ng plus sign, okay? At equal sign. Okay, tingnan nyo itong susunod. Ang 2 plus 3 equals 5 ay tinatawag nating pamilang na pangungusap o number sentence. Sabihin nga, pamilang na pangungusap. Sa English, number sentence. Ang 2 at 3 ang tinatawag nating addends. At ang 5 naman, ang tinatawag natin, ano kayang tawag yan? Sum. Ito ang sagot sa addition. Tandaan natin, kids, alam nyo ba yung mga addends? Kahit pagbalik na rin natin ay parehas lamang ang sagot. Pero syempre, pag may illustration, titingnan muna natin kung ano yung una at pangalawang addend na ibinigay. Ayan. So kids, kung naunawaan ang aralin, muli nating makakasama si Tutor Sherry upang sukatin kung talagang naunawaan nyo ang ating aralin. Go, Tutor Sherry! Ayan, Makita-kita ulit tayo mamaya. Go, Tutor Sherry! Okay, salamat, Tutor Arlene. Okay, mga kids, ako ang inyong matalino tutors. Titignan ko nga kung talagang naintindihan natin ang ating aralin at tinalakay ng ating tutor, Arlene. Okay. Ayan. Okay, para sa ating pagyamanin, gawain isa, piliin ang wastong pamilang na pangungusap o addition sentence. Bilugan ang titik ng wastong sagot. Okay, para sa number one, meron tayong 3 buko at 4 na buko ay 7. Alin kaya rito ang tamang mathematical sentence o pamilang na pangungusap ng addition sentence? Ito ba ay A, 3 plus 4 equals 7, B, 3 plus 4 equals 6, or 3 plus 3 equals 6. Okay, mga kids, ha? Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para isulat ang ating sagot. At huwag pong kakalimutang ilagay ang number para hindi natin maligaw ang ating mga kasagutan. Okay, kung ang sagot nyo katulad ng sagot ni Amber ay letter A, tulad ni Prince, ni Sheila, ni Prince Ednamo, ni Trisha Joy, tingnan nga natin, kayo ay certified matalino learner. Okay, next, number 2. Ayan, sa number 2, meron tayong 3 atis. 5 atis ay, ilan kaya ito? 8. Okay, ano kaya ang kanyang pamilang na pangungusap? Ito ba ay letter A, 3 plus 4 equals 7. Letter B, 3 plus 5 equals 8. At letter C, 3 plus 5 equals 7. Ayan, mga kids, ha? Bibigyan ulit kayo ni Tutor Sherry ng 5 segundo. Ayan, type na at isbag kakalimutan ang number. Okay, ayan. Kung ang sagot natin ay letter B, tulad ng sagot nila Hezekia, ni Precious, ni Ezekiel, ni Friends, ni Emma Tapasi Del Rosario,
kayo ay certified matalino learner. Okay, next number. Number 3. Meron tayong 2 milon at 6 na milon. Ito ay ilan kaya ito? Meron tayong 2 at 6. Ito ay 8. Okay. Ano kaya ang mathematical sentence o paminang na pangungusap? Ito ba ay letter A, 2 plus 4 equals 6, letter B, 2 plus 6 equals 8, or letter C, 2 plus 5 equals 7. Okay, kung ang sagot natin, katulad ng sagot nila, hey, si Kea, ni Emma, ni Ezekiel ay letter B, kayo ay certified matalino learner. Ayan, ang husay ng grade 1 learners natin, talagang nakinig sa pagtalakay ni Tutor Arlene. Okay, at para sa ating gawaing 2, isulat ang paminang na pangungusap o number sentence. Ayan, mga kidsa, kayo naman ang magbibigay ng paminang na pangungusap o number sentence kay Tutor Cherry. Okay, para sa number 1, paano kaya natin susulat ang paminang na pangungusap ng 6 na papaya at 6 na pineapple o pinya at 3 pinya? Okay. Ayan, naisulat na natin ang ating sagot. Tingnan ko nga kung ganito ang inyong sagot, grade 1 learners. 6 plus 3 equals 9. Yan po ang tamang paminang na pangungusap base sa larawan. Okay? Very good. Tama ang sagot ni Amber Johan de la Cruz. Ayan. Ayan. Salamat, Marisa, sa pagsasend ng heart likes. Okay, ganon din si Amber, si Jelay. Okay, kayo ay certified matalino learner. Okay, next number 2. Meron tayong 3 at 2 milon. Paano natin isusulat ang paminang na pangungusap? Okay, grade 1 learners, isulat nga ang paminang na pangungusap ng 3 at 2. Bibigyan ko ulit kayo ng 5 seconds. Okay? Yan. Yan, type na ang inyong sagot, grade 1 learners. Ayan, meron na pong nakatama. Kung ang sagot natin, tulad ng sagot ng kay Tricia, ni Emma, ni Freshus, ni Prince, ay 3 plus 2 equals 5. Kayo ay certified matalino learners. Okay, next. Number 3, meron tayong 5 mais at 3 mais. Paano kaya natin susulat ang kanyang paminang na pangungusap o number sentence? Okay, grade 1 learners, ayan, bibigyan ko ulit kayo ng 5 segundo para isulat ang ating mathematical sentence para sa number 3. Ayan, 5 at 3 o 5 at 3 mais. Ayan, tulad ng sagot ni Hezekiah, ni Tricia, ni Joanna Rose, ni Freshus, ni Cassie. Ayan, hello Cassie and si Sheila. Tingnan nga natin kung parehas tayo ng sagot. Ayan. 5 plus 3 equals 8. Ayan po ang tamang pagkakasulat ng mathematical sentence or paminang na pangungusap base sa larawan. Okay, kayo ay certified matalino learner. Okay, next. Para sa ating isaisip mga bata, yung paraan na ginawa natin, yung pagsasama-sama ng mga bilang sa isang set, ang tawag natin dyan ay addition. Ang pagdaragdag o addition ay pagsasama-sama ng mga pangkat ng bagay. Ayan. At meron tayong tinatawag na addends o yung 2 bilang na pinagsasama. At meron tayong sum. Ito yung sagot dun sa ating addition o pagdaragdag. Ayan, kaya mga kids, huwag tayong malilito. At ang kabuuan na yung 2 plus 3 equals 5, yun ang tinatawag nating mathematical sentence, paminang na pangungusap o number sentence. Ayan, naintindihan ba mga kids? Isang heart react nga kung naintindihan at nagustuhan ang ating mga gawain ngayong hapon. Ayan, meron pa tayo. Para sa ating isagawa, sa gawaing isa, basahin ang suliranin, ilarawan ito sa pamamagitan ng guhit na larawan o diagram. Pagkatapos, isulat ang paminang na pangungusap o number sentence.
Yan. Meron tayo. Una, may apat na pinya sa kahon at may limang pa sa sako. Ilan lahat ang pinya? Okay, grade 1 learners, pwede nyong i-drawing ang inyong sagot o isend nyo kay teacher o kay tutor Sherry ang inyong sagot sa ating comment section. Sige nga, tingnan nyo nga kung merong pinya dyan sa ating comment section. Ayan, bibigyan ko kayo ng 5 segundo para maibigay ang ating pagguhit ng mga pinya. Ayan, tingnan ko nga. Iguhit muna natin mga anak o isend nyo kay tutor Sherry ang siyam na pinya. Okay, ayan, ang bilis nila. Okay, kung ganito ang inyong inilagay o ginuhit, kayo ay certified matalilong learners. At ganito naman ang kanyang pamilang na pangusap. 4 plus 5 equals 9. Ayan, tama po. O mga kids, tandaan kung ano yung larawan ng nasa unang pangkat, siya yung una natin munang isusulat na bilang. Okay? Okay, para po sa number 2. May 3 santol si Nena. Binigyan niya si Lisa ng 6 pa. Ilan lahat ang santol niya? Okay, ha? May 3 santol, tapos binigyan pa siya ng 6 pa ni Lisa. Okay, ngayon, grade 1 learners, ilan lahat ang santol? Okay, ayan. Merong 3 at 6. Sa pamilang na pangusap, ito ay isinusulat ng... Paano natin siya isusulat? Ayun, very good. Si Amber Johan de la Cruz. Ganon din si Rain Freya, si Stephanie, si Hezekeia, si Amber. Ganito po. 3 at 6 equals 9. Very good. Ayan. Ay, natutuwa kami ni Tutor Ali at talagang napaka-participative ng ating mga grade 1 learner. Okay, dahil dyan, kayo ay certified matalino learner. Okay, next, gawaing 2. Ayan, basahin ang suliranin sa unang hanay. Bilugan ang wastong pamilang na pangungusap. Okay, ayan. Number 1, pumili si Mel ng 4 na atis at 5 mansanas. Ilan lahat ang prutas na binili? Okay, ha? O, grade 1, bibigyan ulit ko kayo ng 5 segundo para sagutin ang ating word problem. Okay? 4 at 5 mansanas. Okay, ilan kaya lahat? Okay? Alin ang tamang pamilang na pangungusap dito sa ating pagpipilian? Ito ba ay 4 plus 5 equals 8? 4 plus 5 equals 9? 4 plus 5 equals 10? Okay, ayan. Nakita ko na ang sagot nila Sheila, ni Prince, ni Rain Freya, at ni Amber, ni Freshus, ni Phoebe. Okay, ang kanilang sagot ay 4 plus 5 equals 9. Dahil dyan, kayo ay certified matalino learners. Okay, next, number 2. May 6 na saging at 3 santol sa ibabaw ng mesa. Ilan lahat ang mga prutas? Ayan, mga grade 1 learners, piliin muli ang tamang pamilang na pangusap. Ito ba ay 6 plus 3 equals 7? 6 plus 3 equals 8? O 6 plus 3 equals 9? Ayan, tingnan natin mabuti. Balikan natin yung ating word problem kung tayo ay nalilito. Okay, ayan, may sumagot na. Kung ang sagot nyo, tulad ng sagot nila Christopher Andrew, ni Rain Freya, ni Zekia, ni Amber, ay 6 plus 3 equals 9, kayo ay certified matalino learners. Ayan. Okay, ayan, humahabol din ang sagot si Freshus, si Marisa, si Stephanie Perez. Ayan. Okay, next po. Number 3, pumitas ng 3 pakuan at 4 na milon si Lito. Ilan lahat ang prutas na napitas niya? Ayan. Piliin muli natin ang tamang pamilang na pangusap. Ito ba ay 3 plus 4 equals 7? 3 plus 4 equals 8? 3 plus 4 equals 9. Alin kaya dyan ang tama? Okay, grade 1 learners, isulat ang inyong sagot sa ating comment section. Bibigyan muli ko kayo ng 5 segundo. Okay. 3, ayan, time's up.
ano kaya ang sagot nyo? Okay, o nila. Kung ang sagot natin, tulad ng sagot nila Amber, Precious, ni Prince, ni Jelay, ni Trisha, ay 3 plus 4 equals 7, kayo ay certified matalino learners. Okay, next po. Ayan, para sa ating tayahin. Isulat ang pamilyang na pangusap o number sentence. Ayan ha, kisa isusulat daw ang number sentence. Okay. Ayan, meron tayong apat na mansanas at dalawang mansanas. Ito ay anim. Paano kaya natin isusulat ang tamang pamilyang na pangusap o number sentence ng nasa number one? Ito ba ay, wow, very good naman si Porfirio Cueta Galviso Jr., si Gertrude Gabriel Incabiling. Hello, ang bagong pangalan, Christopher Andrew. Ayan, sabi nila, ang sagot nila ay 4 plus 2 equals 6. Kayo ay certified matalino learners. Ayan, next, number 2. Ayan, meron tayong kasoy. Kakaiba ang kulay na ng kasoy na ito, no, mga kids? Pero sa pangkaraniwan, ito ay kulay dilaw at brown. Ayan. Ako rin, paborito ko rin ito. Tulad ng sabi nila, gusto rin daw nila ng kasoy. Okay, meron tayong anim at tatlong kasoy. Ito ay may kabuuang bilang na siyam na kasoy. Paano natin isusulat ang number sentence o pamilyang na pangusap? Okay, ayan. Meron naman nagsasagot. Tulad ba ng sagot nila, Amber, Rain Fria, sabi ni Prince Gamad, wow! Mukhang paborito rin ni Prince ang kasoy. Ni Jonali, ni Marisa, ni Sheila, ni Jelay, tingnan nga natin. 6 plus 3 equals 9. Tama, mahusay mga bata. Dahil dyan, kayo ay certified matalino learners. Okay, next, sumahabol din ang sagot si Trisha Joy, si Jonaline, si Mayet, hello Mayet, si Sian, ayan, si Kirby Rome, hello, ayan, may pasend pa sila ng top hands. Okay, next, si Aliyah, Mac Jane, si Estrella, Salvador, at si Trisha, hello. Okay, next po, para sa number 3, meron tayong 5 at well, tatlong bayabas. Ayan. Sino ang may gusto ng bayabas? Mag-send nga ng heart react dyan. Ayan, maraming may gusto ng bayabas. Tulad ni Tutor Sherry. Okay. Ito ay may kabuuang 5 at 3, 8. Very good. Kung ang sagot natin tulad ng sagot ni Hesikeya, ni Precious, ni Christopher, ni Sheila, hello Marisa, ay 5 plus 3 equals 8. Kayo't ay certified matalino learners. Okay, next, number 4. Meron tayong 6 na papaya at 4. Ito ay, ayan, 10. Tingnan nga natin. Ayan. O sige, bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sagutan. At babatiin ko si Isaiah Jadine Mercado from Maya Maquiapo Elementary School, Guagua, Pampanga. Ganon din si Marco Sil Amasan. Ang kanyang teacher ay si Ma'am Fashiona. Hello po, teacher. Thank you po. At ganon din si Vince Lixus Dwayne Pascual, Grade 1, Waling-Waling. Ayan. At ganon din ang iba nating mga learners. Shout out, mga bata. Hello. Okay, ayan, tingnan nga natin ang inyong mga sagot. Ang inyong sagot ay 6 plus 4 equals 10. Yan ang tamang number sentence. Kayo ay certified matalino learners. Kayo husay ng grade 1. Ayan. At ito pa, para sa letter B ng ating tayahin, bilugan ang titik ng wastong pamilang na pangusap o number sentence. Hello? Hello? Amadeo Elementary School? Hello po. Ayan. Okay, sa number 1, meron muli tayong 4 na mansanas at 6 na mansanas. Okay, grade 1 learners, isulat nga natin ang pamilang na pangusap o number sentence na mga nasa larawan. Ayan.
Yan, sabi ni Friends Gamad, salamat, thank you rin anak. Okay, ano kaya ang pamilyang na pangungusap? Okay, sabi po ni Cory Rimo Colliantes, o ang si Isaiah Jaden C. Mercado, 6 plus 4 equals 10. Ganon din si Freya Espinili at si Drainis. Ayan, si Lord Gabe ng grade 1 waling-waling. Ang kanilang sagot po ay, alin kaya dyan? A, 3 plus 6 equals 9. B, 4 plus 6 equals 10. C, 4 plus 5 equals 9. Ano kayang titik ang tamang sagot dyan? Ito ba ay A, B, or C? O, mga anak, isulat natin ang tamang sagot. Wow, natutuwa naman si Tutor Sherry. Talagang binigay muna nila yung kanilang pamilang na pangusap at isinulat ang tamang sagot. Kung ang sagot mo ay letter B, kayo ay certified matalino learner. Okay, next po, number 2. Meron tayong 5 mangga at 3 mangga. Ano kaya ang tamang pamilang na pangungusap ng nasa larawan? Ito ba ay letter A, 4 plus 3 equals 7? Letter B, 4 plus 4 equals 8? And letter C, 5 plus 3 equals 8? Alin kaya dito ang tamang sagot? Merong 5 at 3. Okay, kung ang sagot natin ay, ano kaya dyan? Anak, bilangin natin mabuti yung nasa larawan, no? Meron ditong 1, 2, 3, 4, 5 mangga. At sa kabila naman ay may 3 mangga. Ayan, meron ang nakikitang tamang sagot si teacher. Kung ang sagot mo ay letter C, very good. Tulad nila Amber, Sheila, Mayet, Ransel, June, kayo ay certified matalino learners. Okay, next po, number 3. Ayan, meron tayong 7 mais at 3 mais. Ayan, alin kaya dito ang tamang pamilang na pangungusap? Ito ba ay letter A, 7 plus 3 equals 10. Letter B, 6 plus 4 equals 10. Or letter C, 5 plus 5 equals 10. Ayan, mga anak ha, pare-parehas ang sum nila ay 10. Pero ang kanilang mathematical sentence, pamilang na pangungusap ay tingnan nating mabuti ang mga nasa larawan. Okay, kung ang sagot natin ay letter A, katulad ng sagot nila Amber, Precious, at si Kea, kayo ay certified matalino learner. Okay, ayan, marami pang humahabol na kanilang sagot. Andyan si Elsie, ayan, si Chonaline, si Mayet. Okay, next, number 4. Meron tayong 5 at 3. Alin kaya dito ang tamang pamilang na pangusap? A, 5 plus 2 equals 7. B, 5 plus 3 equals 8. Or letter C, 5 plus 4 equals 9. Ayan. Sige nga, bibigyan ko nga kayo ng time para hanapin ang tamang sagot at magbabasa naman ng shoutout si teacher. Ayan. Hello po kay Abriana Posada, si Sikeya Labungan, Jelay De La Cruz, Joanna Rose Flores. Hello mga kids. Okay, ano kaya ang sagot natin? Okay, kung ang sagot nyo ay letter B, tulad ng sagot nila June, Renea, ni Rain Fria, ni Joanna Rose, ni Jonaline, kayo ay certified matalino learners. Okay, next, number 5. Meron tayong 5 at 5. Ayan. Ano kaya ang kanilang tamang a mathematical sentence, pamilang na pangungusap o number sentence? Ito ba ay 4 plus 3 equals 7? Letter B, 4 plus 4 equals 8? Or letter C, 5 plus 5 equals 10? Ayan mga kids, tignan mabuti yung bilang ha, para hindi tayo magkamali. Okay, ayan. Kung ang sagot natin ay letter C, tulad ng sagot ni Sikeya, ni Friends, kayo ay certified matalino learner. Okay, ayan, para po sa ating karagdagang gawain. Ito, grade 1 learners, ha? Gusto namin ipakita nyo yung inyong mga gawa sa pamamagitan ng pagpo-post ng inyong mga gawa sa ating DepEd Itulay FB group. Ayan, para sa susunod nating
Matwentuhan at Matt Arlene, kayo naman ay makasama namin sa aming PowerPoint presentation para maipakilala namin kayo sa inyong mga online classmates. Okay, ano po ang gagawin? Iguhit ang tamang bilang ng prutas upang mabuo ang hinihinging bilang. Isulat ang pamilang na pangusap. Ayan. Okay, sa number one. Ayan. Meron tayong tatlo at blank ay lima. Ano kaya yung bilang ng nasa kahon? Ayan, makita, walang bilang yan. Kayo ang maglalagay ng bilang dyan para makabuo tayo ng lima. Okay. Ano kaya ang pamilang na pangusap para sa number one? Ito ba ay? Ayan. Ayan, ang sagot ni Hezekiah ay na 2 daw po. Tingnan nga natin. Very good. Okay, paano naman natin isusulat ang pamilang na pangusap? Ayan. Ang 3 plus 2 equals 5. Very good naman. Si Christopher Adreo Respicio. Ayan. Dahil dyan, certified matalino learner. Okay, next number 2. Ayan, meron tayong blanco sa unang bilog at tatlo ay meron tayong limang bayabas. Anong bilang kaya yung nawawala dito? Ayan, ang sabi ni Maria Miriam Sabadal, turaw po, ganon din si Seiya at si Nympha. Tingnan nga natin. Very good, meron tayong dalawang bayabas na nawawala. Ngayon, meron tayong dalawa at tatlo, nabuo natin yung limang bayabas. Paano naman natin isusulat ang pamilang na pangungusap? Ayan, may sumagot na rin. Kaya bilis-bilis naman, talagang napakahusay ng ating grade 1 learners tulad ni Renpea, ni Freshus, sino pa, ni Trisha Joy, ni Mayet. Kung ang sagot nyo ay katulad ng sagot nila at katulad ng sagot ni Tutor Sherry, kayo ay certified matalino learner. Okay, number 3. Ayan, meron pa tayong number 3. Meron tayong tatsulok sa unahan, ngunit wala itong bilang. At sa pangalawa naman ay may tatlong atis. At sa kabuuan ay meron tayong pito. Okay, ilan kaya yung nawawala para makabuo ng pito? Ayan, kung ang sagot natin ay tatlong atis, ay apat na atis rather, kayo ay mahusay. Okay, paano kaya natin isusulat ang pamilang na pangusap ng apat at tatlo ay pito? Ayan. Ay, very good naman si Rainfria, si Andrew. Hello, Hera Delma, 4 plus 3. At ganun din si Amber Johan o Johan. Sheila, tingnan nga natin. 4 plus 3 equals 7. Ayan, dahil dyan kayo ay certified matalino learner. Okay, ayan, para sa number 4, meron tayong tatlo at tatlo ay blank. Ilan kaya ang kabuuang bilang nito? Tatlong mangga at tatlong mangga. Okay, ayan. Cool, sabi ni Nympha. Ayan, at ganun din si Lenny Pascual. Sabi, meron daw tatlo at tatlo. Ito ay may kabuuang 6 na mangga. Very good. Paano naman natin isusulat ang pamilang na pangusap ng tatlo at tatlo ay 6? Ayan, ang daming sumasagot. Sabi ni Trisha Joy, ni Amber, ni Renfrea, ni Elsie, ni Friends. Ayan, 3 plus 3 equals 6 daw po, Tutor Sherry. Ayan. Next po, number 5. Meron tayong 4 at 2 ay blank. Ayan. Pag pinagsama natin yung 4 at 2 mansanas, ilan kaya ang kabuang bilang nito? Ayan, ang bilis, sabi ni Chelay, Gachelian de la Cruz, ni ano pa ba? Sabi niya ay 6. Tingnan nga natin. Tama! Ayan. Kung ang sagot naman natin para sa pamilang na pangusap ay katulad ng sagot nila Amber, ni Rainfria, ni Hera, 4 plus 2 equals 6, kayo ay certified matalino learner. Ayan, very good. Ayan mga kids, alam ko na marami kayong natutunan ngayong hapon
At kami po ni Tutor Arlene ay natutuwa dahil ang galing-galing ang husay ng inyong pagpa-participate sa aming talakayan at pagsagot sa ating mga gawain. Kaya naman, Tutor Arlene, tawagin na natin si Tutor Arlene. Hello, Tutor Arlene! Hello, Tutor Sherry! I'm back! Okay, alam mo, Tutor Sherry, nanonood ako ng live session at kitang-kita ka po doon ang lahat ng nagpa-participate. Thank you sa inyo, kids! Siguradong marami kayong naipong badges na certified matalino learner. Ayan, kaya naman, ibahagi na ang inyong nagawa, yung mga sinagutan nyo kanina kasama si Tutor Sherry, at ipost lamang dito sa ating DepEd Itulay Facebook page at lagyan lamang ng hashtag matalino sa matsaya, hashtag mathematics grade 1, at itulay level up. At i-hashtag nyo rin ako, hashtag Tutor Sherry and Tutor, hashtag Tutor Arlene. Ayan, para madali namin makita ang inyong mga gawa at ikaw ay tunay na certified matalino learner. Congratulations! Congratulations, grade 1! At ayan, Tutor Arlene, hindi lamang itulay ang inyong makakasama sa inyong pag-aaral dahil nandyan din ang ating DepEd TV na mapapanood nyo sa inyong mga local channels. Ayan, makikita nyo sa ating screen ang iba't ibang channels kung saan pwede nyong mapanood. Kahit wala kayong cable, kahit wala kayong internet, ay maaari nyo na ituloy ang pag-aaral. At hindi lang ang DepEd Itulay online tutorial dahil si Tutor Arlene ay makakasama nyo rin tuwing Monday, 8 o'clock to 8:30 ng umaga sa inyong channel ng IBC 13 para sa Math 1 din, di ba? Kaya naman, tatalino talaga tayo dito! Opo, Tutor Arlene. At mga bata, huwag nyo rin kakalimutan at kung meron tayong mga na-miss na gawain sa ating online session ngayon, pwede nating balik-balikan ang ating itulay session sa DepEd EdTech Unit FB page, DepEd EdTech Unit YouTube channel, DepEd Philippines at DepEd TV YouTube channel. Ayan! Ayan, at syempre, your feedback matters to us. Dear parents, learners, and teachers, pakiscan lamang po ang QR code na ito at isend lamang ang inyong feedback para sa ating session. Hindi lamang dito, kundi sa lahat ng session ng Itulay Tutorial. Opo, Tutor Arlene. At ayan, mga kids, pwede nyong sundan ang YouTube channel ng ating Tutor Arlene. Ayan, mas marami kayong mga aralin na matututunan. Okay, next po. At syempre, kids, kami po ang inyong matsayahin at matalino tutors na lagi nyong makakasama tuwing araw ng Biyernes. Kaya huwag po natin kalilimutan ang araw ng Biyernes dahil ito ay ating Matalino Day. Kami po ang inyong tutor. Ako po si Tutor Sherry, nagsasabing gawing magaan ang ating mga gawain upang maging life. It's matsaya. Happy weekend, grade 1, and Tutor Arlene! Ayan, ako naman si Pinokya, si Tutor Arlene, ang inyong matsayahin tutor na nagsasabing huwag magsisinungaling, laging magsabi ng tapat at katotohanan. Paalam! Keep safe, okay, everyone. Paalam, grade 1! Happy weekend! Ayan! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag ItulayLevelUp. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!